sa edad na 58 ay pumanaw na ang politiko na si Charlie Cojuangco. Ating balikan ang kanyang naging buhay at mas kilalanin kung sino si Charlie. The Philippines Showbiz List presents Life and Legacy of Charlie Cojuangco. Early Life. Si Carlos Charlie Cojuangco ay nagmula sa mayaman at kilalang angkan sa bansa. Siya ay pinanganak noong April 14, 1963. Ang kanyang ama ay ang yumaong politiko at negosyanteng si Eduardo Danding Cojuangco Jr., ang dating chairman at CEO ng San Miguel Corporation. Ang ina ni Charlie ay si Soledad Gretchen Open. Si Charlie ay bunso sa apat na magkakapatid. Ang kanyang mga kapatid ay sina Margarita Tina Cojuangco Barrera, Luisa Lisa Cojuangco Cruz, at Marcos Mark Cojuangco. Si Charlie ay lumaki sa bahay nila sa New Manila. Nung maliit pa siya, ay tuwing summer ay nagbabakasyon sila sa Tarlac at Pangasinan. Bumabiyahe rin sila sa probinsya ng kanyang ina sa Negros, kung saan may bahay sila sa paanan ng Mount Canlaon. Si Charlie ay nag-aral sa Xavier School sa San Juan at kinumpleto ang kanyang secondary education sa La Salle Military Academy sa New York, USA. Nag-aral din siya sa Sophia University sa Tokyo, Japan. Muli ay pumasok siya sa Polytechnic University of the Philippines para sa bachelor's degree in political science at nag-major siya in public administration. Politics. Naging bahagi si Charlie ng Nationalist People's Coalition. Tumakbo siya sa ilalim ng partidong ito sa kanyang unang paghahalal bilang mayor ng munisipalidad ng Pontevedra, Negros Occidental noong 1992 hanggang 1995. Dahil sa pinakitang pagmamahal sa bayan, muli siyang nahalal bilang mayor sa kalawang termino mula 1995 hanggang 1998. Matapos ang dalawang matagumpay na termino bilang mayor, tumakbo si Charlie para magkaroon ng pwesto sa Kongreso. Nahalal siya sa kanyang unang pakikipagtunggali sa posisyon noong 1998. Nanungkulan siya ng tatlong termino sa House of Representatives at tumayong representative ng 4th District ng Negros Occidental para sa 11th to 13th Congress mula 1998 hanggang 2007. Nasa ikalawang termino na si Charlie sa kanyang panunungkulan bilang representative ng 1st District ng Tarlac. Siya ay chairperson of the Special Committee on Flagship Programs and Projects in the House of Representatives. Isa rin si Charlie sa vice chairpersons ng House Committee on Appropriations. Dahil sa kanyang mga dedikasyon at adhikain na makatulong sa mga mamamayan, ay naging miyembro si Charlie sa iba't ibang committees ng House of the Representatives. Committee on Agrarian Reform, Committee on Dangerous Drugs, Committee on Energy, Committee on Government Enterprises, Committee on Health, Committee on Higher and Technical Education, Committee on Information and Communications Technology, and the Committee on Public Works and Highways. Collections. Kahit nakilala mo yung pangalan sa bansa ay hindi nakapigil ito para kay Charlie na makihalubilo sa mga tulad niyang may pagmamahal at passion sa mga sasakyan, ano man ang estado nito sa buhay. Aktibong miyembro rin si Charlie ng Philippine car community kung saan sumasali ito sa kahit anong motorsports events. Isa sa kanyang racing stints ay ang TRS Cup, Vios Cup at ang pinakabago ay ang GT Formula V1 Series. Bilang mahilig sa mga sasakyan, ay nakilala rin si Charlie sa pagkakaroon nito ng napakaraming koleksyon ng iba't ibang uri ng sports cars, classics at luxury vehicles. Nag-umpisa ang hilig ni Charlie sa mga sasakyan noong bata pa siya. Ang pagkahilig umano niya sa mga sasakyan ay namana niya sa kanyang ama at naging sa kanununuan nila. Maliban sa pangongolekta ng sasakyan, isa rin sa hilig ni Charlie ang pagmamahal ito sa arts. Para kay Charlie, passion ang pangongolekta niya ng arts. Hindi tulad ng ibang art collector na bumibili ng art para gawing investments, para kay Charlie, ang pagbili niya ng mga art pieces ay nagbibigay kasiyahan at paghanga niya sa mga ito. Ang unang art purchase niya ay noong 1995 nang binili niya ang Norma Bilyeza painting. Relationships. Makulay ang naging love story ni Charlie sa yumaong asawa niyang si Rio Diaz. Taong 1993 nang magkakilala sila sa isang blind date. Si Rio Diaz ay isang ramp at commercial model. Siya ay kinoronahang mutya ng Pilipinas noong 1977 at nanalong fourth runner-up sa Miss Asia pageant ng parehong taon. Siya ay mayroong isang anak na lalaki sa dating karelasyon niyang musikerong si Haji Alejandro. Sa panayam kay Charlie ng allure noong September 2003, inamin itong sinabi niya sa pinsan niya na gusto niya makilala si Rio na noong i-co-host ito sa noontime show na Eat Bulaga.
Sa unang pagkikita nila ay nag-uusap lang sila at hiningi ni Charlie ang number ni Rio. Nasundan daw yun ang dalawang movie dates at tuloy-tuloy na raw na nahulog ang loob nila sa isa't isa. Ikinasal sina Charlie at Rio noong 1994. Ang mag-asawa ay biniyayaan ng dalawang anak, sina Jaime at Claudia Cojuangco. Taong 1998 ang sabay nilang pinasok ang mundo ng politika. Nanalo si Rio bilang vice mayor sa bayan nila sa Pontevedra, Negros Occidental, habang si Charlie ay nanalong kongresista roon. Naging presidente pa si Rio ng Liga ng Vice Mayors sa Negros Occidental. Masaya ang naging takbo ng buhay, nagsasama ng mag-asawa, hanggang sa na-diagnose si Rio ng colon cancer nang sumailalim ito sa routine check-up sa US noong December 1998. Tumagal ng 6 taon ang pagkikipaglaban ni Rio sa sakit nito bago siya binawian ng buhay noong 2004. Sa pariyam ng allure noong 2003, sinabi ni Charlie na ang pananampalataya nila ni Rio ang nagbuklod sa kanila sa gitna ng matinding pagsubok. Nagpalakas din ang loob sa mag-asawa ang walang humpay na suporta ng mga kapatid ni Rio na ayon kay Charlie ay palitan daw sa pagtulong sa kanya sa pagbantay at pag-aalaga sa asawa. Kasama rin daw ni Charlie ang sisters ni Rio na umiyak nang una nilang malaman na may cancer si Rio. Ang matinding bonding ni Charlie sa mga kapatid ni Rio ang malinaw na dahilan kung bakit hanggang sa kasulukuyan ay nanatiling malapit pa rin siya sa mga ito. Isa naman sa napapabalitang nakarelasyon noon ni Charlie Cojuangco si megastar Sharon Cuneta. Noong February 2018 ay kwento ni Sharon ang muntik na siyang ma-engage sa isang Cojuangco bago niya naging karelasyon at pangasawa si Senator Francis Kiko Pangilinan. Ang isang clue na binanggit ng megastar ay may initial daw na C ang tinutukoy niyang personalidad, kaya hinihinalang si Charlie Cojuangco ang kanyang tinutukoy. Naging karelasyon din ni Charlie ang Secretary of the Department of Tourism na si Bernadette Romulo Puyat. Si Berna ay may dalawang anak sa yumaon itong asawa na si Dave Puyat. Ayon pa kay Berna, wala umanong ligawan na nangyari sa kanila ni Charlie. Nagkaroon sila ng dinner date ni Charlie na kinalauna nalaman nila na sinet up ng kanilang mga kaibigan. Agad na nag-click ang kanilang personality. Bago pa umano ang date na yon, ay kilala na ni Berna si Charlie at alam niyang mahihain ito at may pagka-introvert. Ngunit di nagtagal ay naghiwalay ang dalawa na isa sa tinuturong dahilan ay ang kawalan ng oras sa isa't isa. Charlie found love again. In 2 weeks, I knew I was going to marry her. When you know, you know. Ito ang isa sa binitawang salita ni Charlie sa kanyang wedding vows. Makalipas ang ilang taon ay muling umibig si Charlie. Nagkaroon ng formal engagement sa pagitan niya at na kanyang kasintahang si China Hoxon. Si China ay isang crisis management strategist na dating assistant to the presidential spokesperson. Ginanap ang kanilang betrothal ceremony sa Jose Maria Escriva Shrine sa Gerona, Tarlac noong December 29, 2020. Bahagi ng ceremony ang pagbabasbas sa dalang matching rings na Charlie at China. Pagkatapos ng simpleng betrothal ceremony ay nagkaroon din ng munting salo-salo kasama ang ilang mga kapamilya at kaibigan ng couple, kabilang ang aktres na si Anna Roses na malapit na kaibigan ni China si Dumalo. Noong April 7, 2021 ay nag-isang dibdib sina Charlie at China sa pamamagitan ng isang civil ceremony na ginanap sa Paniki, Tarlac. Matapos ang naunang kasal ay muling nagpalitan ng I do sina Charlie at China sa isang intimate church ceremony sa San Sebastian Tarlac Cathedral noong October 10, 2021. Isa sa naghatid kay Charlie ay ang kuya nito si Marco Wanko at ang ate na kanyang dating asawa na si Ruby Diaz Roa, habang kasama naman ni China sa naghatid sa kanya ang kanyang dalawang kapatid na lalaki. Dahil parehong kilala sa larangan ng politika at industriya, ilang bigating personalidad tulad ng mga senador, cabinet members at local executives ang dumalo sa kanilang kasal. Ilan sa mga ito ay ang aktor na si Dingdong Dantes, Rufa Gutierrez at ang anak ni Rio Diaz na si Ali Alejandro. Dahil sa patuloy na pagkakaroon ng magandang samahan, ay andun rin para sumuporta ang mga kapatid ng dating yumaong asawa ni Charlie na si Gloria Diaz bilang isa sa mga flower ladies. Andun rin ang malalapit nilang mga kaibigan tulad din na Anton Lagdameo, Tessie C. Coson at Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang kaibigan ni Chino na si Tim Yap at Tessa Pietro Valdez ay naging host sa wedding reception na ginanap sa Kaisa Hall, Tarlac Plazuela. Charlie's sudden death. Sa hindi nasahang balita, pumanaw ang Tarlac 1st District Representative si Carlos Charlie Cojuangco sa edad na 58. Kinumpirma ito ng misis niyang si China sa pamamagitan ng Facebook post noong umaga ng Martes, February 22, 2022. Caption niya, "It is with a heavy heart that we regret to inform you that my husband, Claudia and Jaime's father, Carlos Charlie Cojuangco, has passed away. Details of the wake and interment to follow. Thank you for your thoughts and prayers through this difficult time."
Wala namang inihayag ang pamilya sa dahilan ng pagpanaw ni Charlie. Ngunit matatandaan noong October 2021, ilang linggo matapos ikasal sila Charlie at China, ay sumailalim sa emergency surgery si Charlie dahil sa brain aneurysm habang nagmamaneho sa loob ng Clark Speedway Racetrack. Naglabas naman ng official statement ang pamilya Cojuangco. "Our dear Charlie Cojuangco has passed away the morning of 22 February 2022. We feel at peace knowing that he can rest now. We would like to memorialize him by celebrating his wonderful life at the Heritage Memorial Park from Wednesday to Friday, February 23 to 25 at 9 a.m. to midnight, and Interlac on Saturday, February 26 at 10 a.m. to midnight. Thank you for your prayers and support during this difficult time, especially for Charlie's family." Sa kaunay na balita, bumuhos ang pagdadalamhati at pakikiramay mula sa malalapit na kaibigan at kapamilya at mga taga-suporta ni Charlie. Maging ang mga kasamahan at kaibigan sa politika ay ikinabigla ang biglaang pamamaalam ni Charlie at naghayag ng pakikiramay at nagbalik tanaw sa panahong nakasama ang kongresista. Kabilang na rito sina Chis Escudero, Lito Lapid, Sonny Angara, Winga Chalian at JV Ejercito. Loved by many. Ayon sa mga nakakahulubilo kay Charlie, mabait raw ito at marunong makikipagkapwa-tao sa kabila ng karanyaan at posisyon sa buhay. Dahil rito, minahal siya ng mga nakakasama niya at nag-iwan ng magandang komento sa kanya. Positibo umanong tao si Charlie at kilala sa pagiging mabuti at nagpapahalaga sa ibang tao. Wala umano itong kayabang-yabang sa katawan dahilan upang madali siyang lapitan ng mga tao na nangailangan ng kanyang tulong. Minahal din si Charlie ng mga tao dahil na rin sa pagbibigay niya ng positibong impormasyon at mga ideya. Inalala rin ng mga nagmamahal sa kongresista ang magandang nagawa niya sa Tarlac dahil sa kanyang mithiin at pagsisikap. Hindi man mahilig magsapubliko ng kanyang mga nagawa ang kongresista ay hindi naman ito nabaon sa limot ng mga taong kanyang mga natulungan. Isa rin si Charlie sa author ng bill na nagsusulong na makipagbigay ng promosyon at pag-unlad sa Philippine creative industries. Naka-half-mast naman ang watawat ng Negros Occidental bilang pakikidalamhati sa pagkawala ni Charlie kung saan nanilbihan siya ng ilang taon bilang mayor. Hindi umano makakalimutan ng mga kababayan niya ang mga nagawang tulong ni Charlie. Maaalala si Congressman Charlie ng mga tao ng bago sa kanyang mga kontribusyon sa pagpapaunlad ng syudad sa pamamagitan ng kanyang mga infrastructure projects, sports activities at marami pang iba. Si Charlie rin ang principal author ng Mount Canlaon Natural Park Act and Solid Waste Management Act. Ayon pa kay Bacolod Representative Greg Gasataya na ang legacy ni Charlie bilang public servant at pilantropo ay siguradong magpapatuloy maging sa susunod na henerasyon at hindi mababaon sa limot. Rest in peace, Charlie Cojuangco. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!